Nasaan kami ngayon? Nasa may tubig, nasa may mga barko ng Armed Forces. Nandito po tayo ngayon sa Coast Guard dahil nandito daw po ang susunod kong mai-interview dito sa ating programang Corina Interviews. At nasa na kaya siya? Ayun, paparating na. Sino bang nakamotor na ito? Mukhang matipuno, mukhang gwapo. At naka-uniforme. Wow! Wow naman, Kapitan! Saludo naman ako sa inyo. Hello! Mapapaano talaga, no? Mapapa-handshake ka talaga dahil parang hindi showbiz, parang talagang opisyal ng gobyerno ang dating. Salamat sa pagka-conduct. Salamat. At maraming salamat na nag-uniforme ka pa para sa amin. At malalaman ninyo kung bakit siya naka-uniforme at kung ano ang mga totoong kwento sa likod ng mga eksena. Nangako siya, sasabihin talaga niya, tell all ito. Sa buhay ni Dieter Ocampo, only here, you promise? You got Hindi siya nagsasalita. Man of few words. Mamaya papasalitain natin siya on Corina Interviews. At si Kapitan Dieter Ocampo is in the house! In the harbor! Oh, nandito tayo sa daungan at ng Coast Guard. Ayun. Salamat. Kapitan! Yes, ma'am. Yes, ayun. Bago tayo magsimula, alamin muna natin, hindi po ito shooting, hindi po yan costume. Talaga siya ay isang certified kapitan ng Coast Guard. Salamat, ma'am. Tagal na, 2014 na nagsimula akong mag-enlist. 2014? Oo, marami rin tayong dinaan ng mga seminar, training, bago mo narating yung nasaan ka ngayon. So, pag-gera, frontliner ka? Huwag naman sana dumating sa punto na gano'n, pero hindi naman siguro sa... Hopefully, hanggang sa humanitarian na lang tayo. Tumutulong tayo sa mga... Correct. Ayun, pag-uusapan pa natin yung... Medyo karumal-dumal na training ni Kapitan Dieter Ocampo na ngayon ay full regalia, maya-maya ha. Pero nagkita kami, kaya ako naisip si Diet na ma-interview, ay nagkita kami sa Star Magic Ball kamakailan. And sabi ko, bakit, is that your accessory of choice? Yung iyong helmet? No. Hindi ba? Nagkataon naman kasi nagmamadali kami dahil nga inaantabayan na namin yung red carpet dahil nga baka ma-traffic. So sabi nga, mukhang hindi aabot. So wala akong ibang choice kundi mag-motor papunta. Sa kabutihan palad naman, nakarating ng nasa tamang oras, nakapag-rampa pa tayo ng kaunti. At ng red carpet? Na nakausap pa rin natin yung ibang mga kaibigan natin. Matagal din natin hindi nakita. Hindi ba nakakatuwa? Nakakatuwa kasi matagal tayong hindi nagkasama-sama. Oo, tagal natin hindi nagsama-sama. Nung nakita ko kaagad kayo, talagang tontuwa ako noon. Oo nga. Wow, I remember Diet. Pero bago yung aming mga nakaraan, eto muna yung paano ba ang sikreto ng magmomotorsiklo, may helmet na naka-coat and tie, pagkatapos ay maayos, fit and fab pa rin ang dating pagdating ng isang ball na naka-motor. Hindi ka ba hinangin? Mahangin nga. Sobrang hangin. Talagang ang layunin ko talaga makarating doon sa tamang oras dahil hindi ko na inisip ko anong mag-iitsura ko. Basta pagdating ko doon, pinalakad ka agad ako at binati ko kaagad lahat ng mga kaibigan natin na matagal natin hindi nakita. So wala, hindi mo na maiisip ko anong itsura mo. Kung ano yung naging labas sa ano nung panahon na yon. Talagang sabi ko, hindi ko na malaya na ganun pala. Oo. So kung talagang excited ka sa isang bagay. Wala, ay wala talaga, ka na pakialam sa iba. Hindi mo naiisipan yung kung ano magiging itsura mo. Hindi na. Talagang, I'm very grateful and thankful dun sa mga pagkakataon na binibigay sa atin dahil ang dami natin pinagdaanan, pandemic, nawalan tayo ng mga trabaho na matagal. So, sa mga ganung pagkakataon, nakikita ko na talagang kailangan talaga natin magsama-sama.
At magpasalamat. At magpasalamat. Correct. Yun ang pinaka-importante. And the theme of the ABS-CBN Ball that time was Forever Grateful. Yeah. Di ba? And truly, pagkatapos ng pandemya, nagkahiwa-hiwalay tayo, ano? Hiwa-hiwalay. Kung saan sang mga networks napunta. Ngayon, nandito tayo sa Net 25. Oo nga. And thank you salamat for din the opportunity. Sa pagpapaunlak. At ako'y natutuwa dahil bihira tayong magkaroon ng pagkakataon ng magkausap. O, hindi ba? Kahit nung sa Star Magic Ball, sa ABS-CBN Ball, sandali lang din. Correct. Dahil marami tayong kailangang kamustahin. Oo. Sandaling-sandali lang. Right. Kaya, and even in ABS-CBN, ang tagal namin magkasama doon, hindi kami nagkakausap ng ganito. Dito pa sa Net 25 kami talaga magkakamasinsin ang usapan. Ayun. So, sino-sino ba yung mga na-miss mo, na nakita mo? Sino yung mga ka-reunion mo? Ang dami. Nakita-kita yung mga grupo na. Nakita kami nila Judian. Nakita kami nila, yan, si Piolo. Jericho. Yung mga kasabayan natin. And then, si Maricel. Nakita rin kami. And then, lalo na nung nakita-kita. Oo. Na nandun ka pa sa may entrada, sabi ko, hindi maaaring hindi ako bumati. Oo. Ako na mismo talaga. Talagang bihira yung ganun. Sabi ko, sino yung parang very luminous yung itsura na nandun sa may harap? Sabi ko, ikaw pala. Oo. Kasama mo rin yung ibang kaibigan natin. Correct. Maraming salamat po, Ikinyones, sa libreng gown. Ayan, hindi niya ako pinabayan. Kasi siguro luminous. Kasi libre. Ayun. Okay, so that was a really fun evening. But what are you forever grateful for? Madami. Unang-una, dahil hindi naman natin talagang planong pumasok sa industriya na to. Dahil ang pamilya namin, karamihan mga nasa medisina, at yan, may mga engineer or mga kapitan ng barko. Ang tatay ko, dati siyang marine engineer. Lumaki ako, nakikita ko, naka-uniform sila palagi. Totoo ba? Kapag nakikita mo gano'n, parang gusto mo maging katulad nila. Yun yung naging inspirasyon ko. Kaya lamang, napunta ako dito sa ibang karera. Pinagpapasalamat ko pa rin yun dahil naging inspirasyon ko sila eh. Kaya pinagpatuloy ko pa rin yung gusto kong magampanan. Kaya nung panahon na nabigyan ako ng pagkakataon na sumali sa Coast Guard, nagdire-diretso na. Yung pala ang kwento noon. Kasi ang gustong-gusto ko dito eh, na maraming disiplina ang naituturo sa atin. Maraming mga bagay na normally hindi mo binibigyan ng pansin. Yan, yung itinataguyo niya yung tamang pag-iisip. Oo. Marami. Marami siyang... Ang galing pala managalog ni Dieter Ocampo. Salamat ba? Akala ko, minememorize mo lang yung sa script mo. Kasama na rin yun. Aking paglaki kasi, hindi naman kasing ganda ng mga storya ng mga kilalang mga tao na medyo magandang prehibliyo ang kanyang ginampanan sa buhay. Ang sa atin, mahirap ang pinagdaanan. Totoo kaya ba? Kaya nung habang lumalaki ako, ang script sa akin parang tula. Pag binabasok, parang ako nagbabasa ng tula. So doon ako nagkakaroon ng inspirasyon. Lahat yan, nagiging parang motivation ko para lalo ako magpursige. Hanggang sa kagandang palad naman eh, nabigyan tayo ng magandang trabaho. Ngayon naman, gusto natin makatulong naman sa iba. Ayun. Yun ang parang naiisip mo, how do I give back? Yun yung parang, paano ko ba masusuklian yung mga magagandang tulong na ibinigay sa akin dati? Naku, isa-isahin natin ang mga blessings ni Diet sa buhay maya-maya. Pero ito muna, siya ay tubong Cavite. Natatawa ako, pati siya natatawa. Sabi ko, taga saan ka? Cavite. Cavite. Oh, bakit ka natatawa? Sasabihin ko sa iyo kung bakit ako natatawa. Sige. Okay. Sabi nila, ang mga Caviteño ay mga matitinik sa babae. I'm being kind, all right. Matitinik siguro sa marami sa larangan siguro ng sports, sa larangan ng mga pakikipagtalastasan. Ganun na. Sa mga larangan ng mga mga negosyo. Pero pagdating doon sa nabanggit mo, parang malayo yata ako na maging talaga naman, king of denial pa rin siya. Sabi nga na, ang tunay na lalaki daw hindi umaamin. Ayun, yun na ang pagiging Caviteño mo. So, kumusta naman yung kabataan mo sa Cavite? Mahirap dahil hindi nga kami ganun kaswerte pagdating sa... kasi maagang na pumanaw ang aking ama. Nung panahon yun, maagang nag-asawa ang aking ina. Ako na yung parang tumatay yung ama ng tahanan dahil
mga bata pa yung mga kapatid ko. So, tinaguyod ko talaga. Nagpusigi ako. Inalam ko yung paano ko ba matututunan to habang ako ay nag-aaral at makakapagtrabaho din. So, yun ang naging ruta ng aking buhay. So, simula nun, marami ng mga taong tumutulong. Binigyan nila ako ng pagkakataon. Sige, leader, gusto mo matuto? Sige, sumama ka sa amin. Basta, magtinu ka. Hindi ka pwedeng pariwara. Yan ang lagi kong tinatandaan. Kaya, up to now, malaking pasasalamat ko dun sa mga taong dumaan sa buhay ko at tumulong sa akin at narating ko kung nasan ako ngayon. Galing naman. Pero ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Apat? Oo. Pero naging professional lahat, ha? Naging professional lahat. I mean, you have to give it to your parents. Oo. Mahirap din ang pinagdaanan. Kaya kahit na pinagsama-sama namin yung kaming mga kakayanan, mahirap talaga. Hindi ganun kadali. Kung ano yung nakikita nila ngayon, malayo po. Ang naming malayo. Example. Nung panahon na yun, kailangan kong pag-aralin ng aking mga kapatid, kailangan kong maghanap ng trabaho. Halos sa umaga, nag-aaral ka, sa gabi hanggang umaga na kinabukasan, nagtatrabaho ko noon. Doon ako naging bartender. At doon ko nakilala ang writer ng isang writer sa ABS na nagpakilala na sabi niya, alam mo, pwede ka eh. May itsura ka eh. Habi ko, pwede akong ano. Oh. And nasabi niya na pwede kang pang pelikula o mga ganyan. Totoo ba? Wala talaga akong hilig sa ganyan eh. Oh. Sa aming pamilya, wala talaga. Ako lang ang siguro pinalad o naglakas loob na sumali. Sumali sa... Oo, sa larangan ng pinalakang tabing kung tawagin. Totoo ba? I can't believe it. Parang pag tinina mo si Diet, hindi mo isipin, totoo ba mahirap ka dati? Mahirap. Ang kinis-kinis. Lalo nung ano, di ba? Nung bagong sibol ka pala. Ilan taon ka noon? When you were a bartender, how old were you? Wow, nag-aaral pa ako noon. Nasa kolehiyo pa kami nung mga panahon na yun. Umaga hanggang hapon, sa eskwela, pagdating sa gabi, hanggang kinabukasan na yun, nagba-bartender ka na. At nung time na yun, bumabiyahe pa ako dahil malayo eh. Nakatatlong sakay yata ako nun. Masakay ka ng tricycle, tapos ng jeep, tapos ng bus, tapos magta-taxi ka para makarating dun sa bar. Ang pauwi mo, ganun pa rin. So, minsan nakakatulog ako sa bus. Nag-u-turn na yung bus dahil ang ruta nila, pabalik na dun kasi sa... Pagod. Sa sobrang correct. Pagod. Why are you the eldest? Bakit ikaw ang nagpa-aral? Technically, ako yung pangalawa. Yung aming panganay, nung kakapanganak pa lang, nagkaroon ng komplikasyon kaya maaging nawala. Oh. So, kumbaga sa aming pamilya, pangalawa ako. Pangalawa ka pero parang naging panganay. Naging panganay, correct. What a pressure. Mm-hmm. Lalo na maaga na matay ang father mo. Yung pressure na yung ginagamit ko, natutunan ko yun lalo na dito na sumali na ako sa Coast Guard na kasama pala talaga sa buhay na minsan pinapatibay niya yung character mo. Lahat ng mga bagay na akala mo hindi mo kaya, minsan kailangan mong daanan yun eh. Yung mga merong kakayanan na siguro they can afford to learn new things, kami, iba yung ruta. Kailangan you learn it the hard way. At tulad nga kanina, nung nag-uusap kami, sa lahat ng mga pagkakataon, binibigyan ka ng mga senaryo. Parang sa eksena, may mapupulot kang araw. Minsan, nagmamasid ka lang, nakikita mo yung mga tao nag-uusap, bibigyan ka nila ng mga minsan mga pwede mo mapulot na aral na hindi mo matututunan sa eskwela. Yun ang aking laging tinatandaan. Dahil habang ako'y lumalaki, laging nasa isip ko paano ko itataguyod ang pamilya ko at kung paano ko pagtitibayan ang loob ko na lahat to kakayanin ko. Na hindi ako mawawala ng determinasyon. Kaya nga ang tawag sa akin, determinasyon. Yun ang laging tinatawag sa akin nung lumalaki pa lang kami. Totoo ba? Mahirap po, pero malaking pasasalamat ko. Kaya nga, sakto yung ano nung sa ABS-CBN. Forever grateful. Talagang napakadami kong ipagpapasalamat. Well, going back to ABS-CBN, pinag-usapan ng husto si Diet doon. Kasi kakasampa lang niya ng, ang galing umiwas ni Diet pag-usapan ng edaran, ano? Sabi ko, ilang taong ka nung nagba-bartender ka? Iniba niya kagad yung lihis ng kwento. Kasama yata sa training namin yun eh. Ang galing, natanong ka ng ano, alam mo na kagad kung paano lulusutan yung ano. Sabi ko, ang galing nito. Eh, sabi, ba't kaya hindi sinagot ang tanong ko, makakapag-mathematics ako. Wala naman akong dalang calculator, no? Pero,
at your age, sabihin na lang natin, at your age, sige, lahat ng mga nasa ABS-CBN noon namamangha. Ay, oh, salamat diba? Salamat. Oh, ano daw ang secret? Ang lagi ko lang pinagpapasalamat, lagi. Ang sikreto naman, hindi naman talaga yan sikreto eh. Nandyan lang lahat available. May mga tao ka doon. Ikaw, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Dahil, grabe. Hindi, sa totoo lang. Okay. Naabutan ko pa ng dating opisina mo ay doon pa sa lumang building. Lumang building pa kami? Uy, so, unang-una ako doon. So, nakita ko. Hindi ka pa yata pinapanganak. Kung paano pala mula doon at naitaguyod mo yung ito. Ang laki na ng grupo mo. So, isa ka doon sa mga lagi kong tinitingala na, wow, paano niya nagawa yun? So, sana matutunan ko rin yung nagawa niya. Sabi ko, dadating ang panahon, sana makakausap ko din to. Dati, pinapanood ko lang. Next naman. Ngayon. Ayan na. Yun ang nagpapabata siguro sa itsura mo dahil lagi kang inspirado. G na G parate. Oo. At saka, lagi ko natututunan yung seize the day. Seize the day. Carpe diem. Yan lagi. Kung anong meron sa araw na to, make sure. Make the most out of it. Make the most of it. Yes. And you're making the most of it by being here in Corina Interviews. Oh, salamat. Hindi ka gumagamit ang sunblock? Bigla napunta sa sunblock. Hindi ka gumagamit ang sunblock? Eh, kasi malagkit. Pag minsan naglalaro kami, naimbitahan lang tayo na maglaro ng golf, malagkit sa balat. So, kapag yung mga kalaro ko, makita mo, puting-puti na yung mukha dahil sa kapal ng sunblock. Ay ko, nakakita ka po ba dyan? Kasi wala, halos puting-puti na yung mukha dyan. So, sabi ko, maglaro na lang tayo. Enjoy na lang natin. Let's seize the day. Yung lagi ko sinasabi sa kanila. Ang tunay na lalaki, hindi nagsasunblock. Di ba? Magkakahalataan na. Ayan. So, anyway, napunta tayo sa nadiskubre siya nung siya'y nagbabartender. At sa pagkakadiskubre kay Dieter Ocampo, the rest is history. At hihimayin natin ang history na yan. Handa ka na ba? Handa na. Kapag kasama ka. Naku, naalala ko pa yung The Hunks. Nag-news ako noon eh, The Hunks. Ayan, di ba? At yung original The Hunks, Dieter Ocampo with a cast of 5. Sila talaga ang laman ng telebisyon at tinitilaan ng buong Pilipinas. So, salamat naman. Okay, from being bartender, sabi ng writer, pwede kang pumasok ng showbiz. So, enter ka kagad ng ABS-CBN. Mm-hmm. Nag-audition, nag-workshop, then nung audition, for batch 1 ng Star Circle, hindi ako natanggap doon. Bakit? Dahil nga wala akong hilig. Na parang nung nandun na ako, parang gusto ko na umuwi. Parang ano ba itong ginagawa natin dito? Ang napunta doon sa batch na yon, nakuha nun sila Rico Yan, Lapate Garcia. Sila yung nandun sa batch na yon. Naiinis na yung makulit na writer na sabi niya, hindi mo ano man pinagdaanan ko, parang lang ipakilala kita doon. Tapos ngayon, ayaw mo na. Sige na, gawin mo na to. So, pinagbigyan ko uli. Doon ako napunta sa batch 2. Simula noon, gumawa na kami ng mga shows. May ASAP na, may... Ang dami na mga movies and then mga teleserye. Sunod-sunod na yun. Okay. And then... Tuloy-tuloy na talaga. Tuloy-tuloy. Hindi na mapigil. Dahil sa sobrang daming gusto makipagtrabaho. Yun, nakilala ko rin yung mga magagaling nating director at kasamaan sa industriya. Mm-mm. And then, may isa akong maganda rin kwento dahil yung isa sa mga paborito kong role na ginampanan eh yung isang role na one-liner tapos isang eksena lang yun. Yung movie ni Claudine at saka ni Rico. Nung panahon na yun, movie talaga kasi love story eh. Sinama lang talaga ako doon para sabihin nila, parang maging triangle yung love story. And then, nung nag-greeting kami... Mela! Si Grace nga pala. Kasi may ginagawa kaming homework. Bigla siyang nahilo, kaya hinigaw ko muna siya sa kama. Nagustuhan ng director at ng producer, sabi niya, dagdaga mo pa nga ng isang eksena yan, yung batang yan, sabi niya. Di ginawa ko ulit, nagustuhan, dagdaga mo pa. Hanggang sa lumaki yung ano. No way! Nasama na dun sa buong kwento. Eh, hindi ko naman kasalanan nyo. Eh, doon na parang naiinis na sa akin yung dalawa. Dahil, teka muna,
pelikula namin dalawa to, bakit biglang nandiyan ka na kagad sa ano? Nagtire-diretso na yun. Naging magkakaibigan naman kami. Ang galing, ano, how fate unfolds you know, opportunities just happen. Biro mo yun, ano, so ano sa palagay mo talaga pinanganak ang swerte? Hindi nga eh. Ano yung swerte kung sana, di wala sana ako pinagdaan ng ganung hirap na ano. Pero kasama talaga yun eh. Mm. Ang swerte masasabi mo kasi paghihirapan mo pa rin eh. Kailangan mo pa rin magdaan dun sa pagsubok na kailangan lagpasan mo. Eh, yung swerte, kasama na yun kung talagang mayroong kasamang hard work, pagpupursige at lahat ng mga gusto mong gawin, walang imposible. Correct. At yun na nga, determinasyon. Determinasyon. Yun na lagi yung nadidinig eh. Nung pag lagi ako pinagsasabi ko na bata ka. Oo. Ganun. But was that Claudine Rico Yan film one of your favorites? Oo. Kasi yun, dahil marami akong pinagdaan. Eh, kung nakikita mo to, ito may peglat ako doon dahil ito yung isang eksena doon. Sobrang, kasi first time ko na mag-breakdown sa eksena. Dahil nadala ko sa aking emosyon, sinapa ko yung camera. Tumba yung camera. Nagulat lahat. Ano nangyari? Dahil hindi ko makontrol. Dahil first time kong gumawa ng ganung eksena. Ilagay mo sa 500. Excuse me, sir. Bawal po dito sa loob. Ano? And I admire you for having done so. Alam mo ba, ikaw lang ang kaibigan ko. Yun na, ganun pala yun. Oo, yun ang history niyan. Kaya nung, buti na lang, ang eksena, doon kinukunan sa ospital. Diretso na ako doon sa ER. tinahe. Ang daming tahi niyan. Totoo. So, sorry ako nang sorry doon sa aking producer, sa director. Sabi niya, ikaw na bata ka talaga. Okay, so eto na. Sumisikat ka na, di ba? Eh, yung Claudine part na yan, sikat ka na noon eh. Pero, yung pasikat ka pa lang, marami na nagpapa-autograph sa'yo. Mm. So ano naman ang sinabi mo sa sarili mo noon? This is it. Hindi pa naman. naisip ko lang na parang ganito pala. Hindi ko naman ina-expect kung ano yung mga kailangan kong maranasan ng panahon na yun. Parang sa akin, siguro normal to na may mga tao na nakakakilala sa'yo o gusto mag, you know, makilala ka, magpa-picture. Nung una medyo parang hindi ako sanay, na naiilang ako, na parang hindi ako mahilig sa attention eh, na parang hinahayaan ko lang ng iba. Sa katunayan, may mga ano yan, minsan sa studio, aabangan ka ng mga fans. Pag nakita ko na yung mga fans nag-aabang doon, iikot ako sa kabilang exit para antay sila ng antay doon. Akala nila doon lalabas, ay, wala suplado. Pala. Ay, suplado. Doon ko naman natutunan na hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat ganun. Na parang iyan ang mga tumutulong sa'yo na para mas lalo kang makilala. Bawal ang suplado? Bawal. Hindi talaga po pwede. Sa ating linya ng trabaho, talagang kailangan lahat. Mapagbigyan mo hanggat maaari at yun ang maayos naman na pakikisama. So naabutan naman ng dad mo yung kasikatan mo? Yun ang... may mga bagay na sana umabot sa ganitong punto. Hindi. Siya yung sa lahat ng inaasahan ko na mga kasaksi, sa lahat ng naging, kumbaga, masasabi kong naging maayos at talagang yung success eh, ma-attribute ko lagi dun sa mga taong tumulong sa akin. Pero siya yung isa sa mga lagi kong sana nakita niya to. Pero hindi. Hindi niya na inaabutan yun. So para sa akin, inano ko na lang yun sa aking nanay, sa aking ina, na sana para lahat sa ito at hindi ganung kahirap, kadali ang pagpapalaki sa mga katulad namin. Pero ito, so kung hindi na namin maibabahagi ito sa aking ama, para sa lahat ito. Kaya nung panahon na yun, nung nagpupundar ako, siya kagad ang binilang ko ng bahay. Ayun talaga. Nagtsatsaga ako sa maliit na kwarto na ano, kasi pagbago kang ano, artista, talaga nagtsatsaga ka na kung ano nung kaya mong upahan. That time, isang kwarto na maliit, sige, dyan lang muna. Hanggang sa naipundar dumaan ko siya. Dumaan ka sa ganun? Yun ang pinakamasarap. Dahil kapag narating mo yun at nalagpasan mo, yun ang pinakamasarap. Dahil lang pag naikukwento muna siya, walang kasing sarap yung pakiramdam. Oo nga, ano, hanggang iba. Sa mansiones. Hindi naman. Hindi naman. Para so, sa nanay. Para sa nanay. At saka ang importante, napagtapos mo ang mga kapatid mo. Importante. Importante. Kaya ako talaga. But are they grateful to you? Ganun din. Do you feel na they're grateful? Super. Lahat kami ganun. Ituro naman sa amin ng mga magulang namin na
kung paano magsukli ng, you know, mga sakripisyo ng mga taong tumulong. OG na crush ng bayan ang tawag sa'yo, si Mr. Dimple. Nasaan? Nasaan ba? Yung Dimple. Ayun, ang Dimple. Nakuha ko yun sa aking nanay. Nanay. Ang nanay ko dalawa. Totoo? Mm. Bakit? Sa'yo isa lang? Isa lang eh. Ah, isa lang. Pero nakuha ng ano ko na dalawa rin. Ah, may ganun pala. Mm. So pagkukunan ka ng eksena ni Johnny Manahan, kailangan turn to the... Ayan, ganyan lagi. Oo, ganyan. Turn to the left, turn to the right. Oh, wow. Pero what do you think? I mean, hindi lahat ng tao... Look, for example, Marlon Brando. One of the greatest actors in the world, right? In the end, he said, acting is nothing to me. Yan ang sabi niya. Mm-hmm. Kumbaga parang kalokohan ng lahat ng ito. Yan ang sabi ni Marlon Brando. Mm-hmm. What about you? Looking back at decades of acting, anong tingin mo? I mean, marami ka na rin ginagawa. Nag-negosyo, nag-coast guard ka na. Sa larangan ng industriya natin, lalo sa acting, no? Na pagtanto ko na sa aking paglaki, kapag meron kang bagay na gustong makamta, no, wala ka, gusto mong paghirapan to, at gagawa ka talaga ng paraan, doon pa lang marunong ka ng umacting. Nauna ni Sininita dahil sa'yo, at wala akong nagawa dahil doon. Kasi kailangan mo makumbinsin yung mga tao na sabihin sa kanila na pwedeng pumay ka na, ginto na lang, o papasukin mo na ako dyan kahit hindi ako pwede. Yung mga ganun, yung acting skills mo, gumagana na nung bata ka pa lang. Doon ko na pagtanto na, teka muna, o nga no. Life is a theater. Ginagamit ko na pala dati pa. Parang ganun. So anyway, looking back, naalala ko, malaki ang mga naging bahagi ng mga eksperyensya na yon. Kaya ngayon, napaka-sarap kapag lagi mong yung nagagamit, dahil lalo na sa larangan natin, na imumulat mo yung tunay na, yung kumbaga, yung tunay na emosyon na hindi mo basta-basta mararamdaman. Kapag yun na ibahagi mo sa mga manonood, malayo ang mararating mo dahil talagang nabubuhay, na kumbaga tinatawag nila, naantig yung kanilang damdamin. Correct. No, yun ang meron tayo na minsan binabaliwala natin. Yung eksperyensya, kahit hindi maganda, importante ho yan. Dahil, kumbaga, kung maparaan ka, acting na yun. Oo, gagamitin mo lahat yan sa lahat ng pagkakataon. May favorite leading lady ka ba? Ako, baka magtampo pag nagbangito ko ng isa. Oo, no, pero lahat naman sila. Talagang hindi ko matatawaran ng aking naging magandang pagsasama habang ginagawa namin yung mga proyekto ng mga... Pero talaga bang pag naging leading lady, malamang magkatuluyan? Hindi malayo mangyari. Dahil ang mga ganyang eksena, ang aktor kasi, ang bahagi na ibinibigay mo dun sa trabaho mo is totoo. Kapag tayo nagkatrabaho, kailangan ipakita ko, ito yung totoo. Na pag binigyan ko ng buhay yung binabasa nating script, yung sa'yo, ganun din. Pag pinagsama natin, parang kombinasyon ng napakaganda at napaka, masasabi kong, parang nga siyang tula eh. Na if you learn how to read it, or parang siyang sayaw, na kapag alam mo paano siya isayaw, talagang makakabuo ka ng napakaganda na hindi mo may ipapaliwanag na kapag ikaw ay artista, maiintindihan mo, ganito pala, nabubuhay lahat. Kahit isang simpleng salita o sentence, pag binigyan mo na ng emosyon o buhay yung ano, nagkakaroon talaga ng kakaibang eksperyensya. Lalo na sa manonood. Pag nakita nila, wala right. na. Talagang hindi nila makakalimutan. Okay, so ilan sa mga leading lady mo ang nakatuluyan mo? Parang alam naman yata ng publiko yun. Okay nga, nabilang mo na. Halos naman sila lahat naging malapit sa akin. Isa lang yata ang nakatuluyan. Grabe to! Ang dami nun. Isa lang. Alam naman ng publiko. Mm. So, pero masaya naman ako na hanggang ngayon ay magkakaibigan kami. Oh, nice. Lahat. As in, pag nakikita kami kahit na may sarili na silang mga ano. Mga buhay. Masaya kami dahil, wow, looking back, parang, nga, no? Masaya ako na nakilala. Maganda ka, ha? Tatanungin kita mamaya. Ah, teka. Meron pa ba? Kailangan isuot mo yung sombrero mo pag tinanong na kita. Bakit ikaw
single pa rin. Ay, mamaya po yan. Dream role. Do you still have a dream role? Nag-comedy ka na. Nag-action ka na. Nag-horror ka na. Mm-hmm. Naging leading man ka na. O ano pa ang natira? Ang gusto kong gampanan, yung mga buhay, talang buhay ng mga naging, kumbaga masasabi kong mga importanteng mga tao sa ating history sa Pilipinas. Sila yung mga, kumbaga, maging sa henerasyon natin, malaki ang naging contribution nila. Kumbaga, gusto kong sabihin, yung isa talambuhay yung mga importanteng tao. Ah. O yung mga siguro, yung mga nakaraang presidente. Parang bagay sa'yo si Emilio Aguinaldo. Yeah, mga ganyan. Ayan. Yung mga kasi ganun. Nasa buhok eh. Nasa dati nga ng buhok. Eh, Cabiteño din. Ay, Cabiteño rin. Tagakahawit si ano. Eh, diba? Oo, so may pagkakahawit binsan. Pwede, no? Oo, mga ganun. Ang mga biopic yan. Ayan, yung gustong-gusto ko yan. Totoo ba? Mm. Ay, magkakaideya na yung mga producers yan. Hindi ba? So, but if you were to choose, sabi nga nila, mainstream movie, okay, malaki budget, pero commercial. Pag indie, maliit lang ang budget, pero tunay na acting. Ano ang pipiliin mo? Pareho siyang ano eh. Kumbaga, magkaiba siya ng experience. Pareho siyang importante na magampanan mo ng tama. Ang sa akin, mas matimbang pa rin yung, kumbaga, as bilang aktor, gusto mo yung meron kang nagagawa kahit isa man lang. Correct. Na sa dami-dami ng mga commercial na nagagawa mo. Kasi yun naman eh, utang mo sa mga manonood na kailangan bigyan mo sila ng kasiyahan na hindi mo na sila bibigyan ng masyadong malalim na palaisipan para ma-appreciate nila yung trabaho ng ginawa mo. Yun yung commercial. Pero sa mga malalalim na ano na mga palabas na kailangan nating sabihin na ito ay matuturing natin na parang art or kumbaga malalim ang maraming pinaghuhugutan. Bihira yung ganyan. Pero kung makagawa ka ng isa, at least. That you can really be proud oo, of, right? Na oo. Matatandaan talaga ng tao. Na, at saka yun yung fulfillment mo bilang aktor. Makikita mo na hindi yung kung ano yung katumbas nito na makukuha mo pagdating sa dami ng palakpak o dami ng mga tao manonood. Kundi yung kung ano yung naibahagi mo. Kumbaga, may parte ka doon na parang binibigay mo sa kanila ng oh, para po sa inyo to. Ito yung talagang pinaghirapan ko, pinagdaanan ko. Ngayon, pag binuklat niya yan, parang aklat, kahit ilang beses yung tingnan at basahin, at talagang mararamdaman nyo na ako ay bahagi nyo. Wow! O sige, pwedeng mangyari. He can actually be anything. Inalok na nga siya sa politika bilang governor, vice governor, congressman. Ang tanong, bakit siya parating tumatanggi sa mga alok sa pagpasok ng politika? Determinasyon. Yon ang itinatawag kay Dieter Ocampo. Kasi nga lahat talaga ng oportunidad, pinapasok at maximize to its potential. So binubuksan ng pintuan ng politika sa'yo, bakit ayaw mong pasukin ang pintuan na yun? Dahil nakikita ko, may mga bagay ako na hindi ko kayang gampanan. May mga pagkakataon na minsan, kung papasukin mo isang bagay, gusto mo na kaya mong panindigan. May mga bagay kasi akong ginagawa na sa palagay ko, maapektuhan kung papasukin ko itong larangan na to. Hindi naman sa hindi ko nakikita yung sarili ko, no, na baka pagdating ng panahon, kainin ko lang yung sinasabi ko. Pero sa ngayon kasi nasasabi ko talaga na marami naman taong may kakayanan na yun ang linya nila. Hindi ko kasi linya eh. Kung nakakatulong naman ako sa tao at sa mga kababayan natin, sa sarili kong pamamaraan, yun ang kaya kong panindigan. Kung kaya ng kapasidad ko, yun talaga ang may tutulong ko. Ayun. Oo. Pero ayoko ipilit yung sarili ko sa bagay na sa pagdating ng panahon, sasabihin ko, teka, bakit ko nga ba pinasok to? Tulad ng kasal? Ang kasal naman kasi, ang galing na segue ko! Hindi para sa lahat. Malaking respeto ko sa kasal. Lalo na sa mga kaibigan ko at mga kasamahan ko sa pamilya na tumatagal yung kanilang pagsasama. Hindi madali ang pagpapakasal. Lalo na kapag ang pamilya mo ay lumalaki at marami kayong mga ginagawa na minsan eh salungat ng interest. Dumadating yung panahon na minsan sinusubukan yung pasensya. Marami na akong mga kaibigan din na dumaan dyan at ako'y naging saksi na napaghingan din ng sama ng loob at
masakit na makita mo na nagkaganon sila. Ayoko mangyari sa akin yun, natatakot ako. Pero alam ko naman na darating din ng panahon na kailangan ko rin na may katuwang. Masarap ang pakiramdam na meron kang maasahan. Pag uwi mo, may maikukwento ko sa kanya. Katulad, halimbawa, na kapag uwi ko dito, oh, alam mo ba, nagkausap kami ni Corina. Akala ko hindi na kami magkikita nung ABS-CBN mo. Buti na lang, napag-unlock sa akin ng pag-guest sa show niya. Yung mga ganun, importante yun. Na meron kang nakakausap, nagbibigay sa'yo ng motivasyon at inspirasyon. Pero sino yun ang tanong? Oo. Ang hirap, di ba? Correct, correct. Yun na hindi minamadali. Kung darating, darating. Kung sila, George Clooney, ilang taon na bago nakapagpakasal, di ba? Correct. Oo, hindi minamadali yung mga ganyan. Nauna ang anak. Paano nangyari yun? Hindi ko rin naman yun sinasadya. May mga bagay na minsan hindi mo na paghahandaan. Correct. Hindi ko naman sa... Super bata ka ba noon? Oo, napakabata. May mga bagay ka minsan na, ba't ko ba napasok to na hindi ko napaghandaan? Yun yung mga lagi mo minsan kung tinatawag namin sa sarili namin, boboljakin ko yung sarili ko dahil parang hindi ka natutong bata ka. Yan yung mga panahon na takot ako sa responsibilidad, takot ako na panindigan yung mga ganyang bagay. Na natutunan ko habang ako nagkakaroon na ng tamang pag-iisip pagdating sa pagharap, sa mga pagsubok. Yung mga ganyang pagsubok, hindi mo pwedeng talikuran. Kailangan tanggapin mo, hawakan mo, panindigan mo. Ang mga kabiteño, pag mayroong nagawa, at lalo na kapag pangalan na ang nakataya, hindi namin pwedeng ipagpaubaya na magkaganyan. Kailangan panindigan, kailangan tayuan, kailangan malaman ng tao na eto po ako. Nagkamali ako, tinatanggap ko, at nais ko pong itama. So Dream, the name of your son, how old is he now? 19 na. Was never really a secret. Oo, hindi. Aking anak na si Dream ay may pribadong buhay na talagang kailangan ko irespeto dahil yun ang kahilingan ng bata. Sana paglaki niya, magawa niya yung mga gusto niyang gawin na hindi siya nahahalo ba dun sa mga usapin ng na sasangkot sa mga bagay na hindi naman siya parte tulad ng mga ginagawa natin. So yun, kailangan ko talagang respetuhin at humahanga ako dahil sa batang edad nakikita ko na magandang kanyang direksyon. Yung pag-iisip niya maliwanag at nahihilig siya sa management, yung mga business, finance, yung mga hilig niya. Magaling sa mathematics? Magaling. Oo. Sa'yo ba nagmana yun? Hindi natin alam. Pero sa akin, kung may kukontribute ko siguro sa kanyang pagkatao, is yung kung paano makitungo sa mga kapwa-tao. Lalo na yan. Kung makikita mo sa ating background, isa dito, isang mga building dyan, nung isang araw, nung siya'y naging 7 taong gulang, dyan ko ginawa ang kanyang kaarawan. Oo, may ocean show para sa mga bata. Ginawa ko noon, kumuha ko ng mga bata dito sa Manila na mga kapuspalad. Siguro 3 o 4 na punong-puno ng mga bata ng mga bus na galing doon sa mga area na hindi mo talaga iisipin na kaya nilang manood sa ganyang klaseng palabas. Ah. Siya ang binigyan ko na sabi ko, ikaw mag-manage nito. Birthday mo naman So sabi ko, iyan yung mga bisita mo. So minulat ko kagad sa kanya sa murang edad, sabi ko, hindi lahat ng tao may magandang kapalaran. Tulad nito mga to, ilan lang sa kanila makakapanood ng ganyan. Pero dapat magpasalamat ka sa karawan mo at nakakasalamuhan natin sila. Yun ang naiano ko sa kanya, naiambag ko. So sana sa pagbuo ng kanyang karakter, nadala niya hanggang sa kanyang paglaki. Correct, oo. Hindi ba? At hindi ko matawarang kanyang galing sa eskwela dahil siya ang... parang naging presidente ng kanilang batch. Wow! Oo. Siyang, kumbaga, ilang beses siyang nominate sa student council. Yan, galing, oh! Nakikita ko na, talagang nakakatuwa. Oo. Wow! May banda din siya! Oo. Kumakanta din si Diet! Mm. So, kumakanta ka talaga. Oo, nung panahon, yung grupo namin, yung Hunks, may kanya-kanya kaming repertoire. Sa akin napunta yung parang may pagka-rock. Rock and roll, yung ganyan. Naalala ko parati ka nang naka-leather jacket. Oo. At saka shades. Mm-hmm. So masaya-masaya kasi yung parang nakikita mo na napapasaya mo yung tao. Dahil isa yun sa mga naging influence sa akin ng tatay ko. Oo. Nakapag-record nga kami ng isang kanta na hindi namin nagamit.
Eh, kanina nakapagkwentuhan kami habang nag-aantay dun sa mga kasama namin na mayroong kanta na pinarinig ko sa kanila. Sabi niya, sir, baka pwede natin gamitin sa Coast Guard yan, sa anniversary. Ay ko, sige, hayaan mo. Maganda naman yung lyrics niyan eh. Kasi very inspiring siya. Ang sinasabi dun sa kanta na parang mahirap man ang buhay, parang laging umuulan. Kumbaga, dumadating yung dilim sa buhay mo, pero huwag mong kakalimutan yung galing mo dahil lagi mong palalabasin yan para malagpasan mo lahat ng pagsubok. Parang ganun. Ang Filipino kasi very resilient. Yan ang natutunan ko. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga taong nagtaguyod din sa akin dito sa Coast Guard. So mahilig ka talaga sa bata? Mahilig akong makakita ng mga bagay na gusto kong i-improve. Parang ganun. Sabihin na natin kapag meron akong nakita na sa isang lugar, may mga bata akong nakikita. Naalala ko yung aming buhay nung dati, kung paano, kung gaano naging hirap yung pagsisikap. Nakikita ko na parang ganito ko dati. Ah. Parang sana mabigyan ko rin sila ng pagkakataon na matulungan. Kasi yun lang naman eh. Kailangan mo ng isang tao na makakita at makapagbigay sa'yo ng inspirasyon. Sabihin, oh, ikaw, pwede ka. Gawin mo to. Tutulungan kita. May isa lang ganun. Hindi mo alam kung gaano kalaking epekto nun. Maraming taong makakatulong, maraming taong matutulungan, at lalo na yung mga bata. So, aktibo pa rin ang Kids Foundation? Ang Kids Foundation, tinaguyod namin yun noong 2007, 2008. Kasi naghahanap kami ng aktibidad para dun sa ano nga. Kasi tuwing umiikot kami para mag-promote ng mga proyekto, like movie or TV shows, nakikita ko yung mga bata. Sabi ko, parang daming bata na parang kapuspalad, ganyan. Ay, paano ko ba matutulungan to? So, yung mga kaibigan mo, sabi niya, gawa tayo ng charity event. So, nagtaguyod ako ng funding, fundraising. Itutuloy-tuloy mo pa rin itong Kids Foundation? Oo. Ang Kids Foundation stands for Kabataang Inyong Dapat Suportahan Foundation. So, ang layunin niya, makatulong sa mga kabataan sa buong parte ng Pilipinas at makapagbigay ng konting tulong sa pag-aaral at sa kanilang pagpapagamot kung meron man silang kapansanan. At layunin natin siyempre na sana itong mga bata na ito hanggang sa lumaki sila, hindi nila makalimutan yung mga taong tumulong. Sila naman ang tutulong. So hanggang ngayon ginagawa ko yan. Pero ang maraming mga aktibidades ngayon na nakikipag-partner na lang ako sa mga ibang organization like Hero Foundation. Ang kanilang layunin naman, pag-aralin yung mga anak ng mga or family members ng mga sundalo natin na let's say, napinsala yung kanilang katawan nung nakipaglaban sila sa ating yung pag may mga conflict sa sa ibang areas sa Pilipinas. So yan yung mga isa sa tinutulungan natin. And then marami minsan tumutulong din tayo through bloodletting. Yan, may mga nangangailangan din diyan. Sumasali rin tayo sa Rotary Club. Ang dami ko nang pinasok. So, ang dami mo nang pinasok. Pero yan naman, parte ng eksperyensya, parte rin ng mga kumbaga, bago mo natututunan. Marami ka rin nakikilala mga tao dyan na nagiging bahagi na rin ng, habang ikaw ay nagkakamulat sa ibang bagay. May mga kailangan tao na sila naman na mag-guide sa'yo. Walang katapusan yan. Parang hanggang sa point. Parang walang katapusan. Umaakit ka pa ng bundok? Saan ka nakakahanap ng oras? Dahil yan. Ng hiking? Habang nag-hiking ka, nagmumuni-muni ka na inaalala mo, ano pa ba yung pwede kong gawin? Habang hirap na hirap ka, habang tinatahak mo yung walang katapusang landas kung saan papunta, nakikita mo na, pwede ko pa kong gawin to ah. Maalala mo lahat eh. So, what's the highest point in the Philippines? Naakit mo na yung pinakamataas na summit sa buong Pilipinas, yung Mount Apo. Nagawa mo na ang Apo. Wow. Tapos na yan. Accomplished na. And you just came from abroad. Ano naman yung inakit mo doon? May easy hike but different trail sa Wonder Lake. Punta rin kami sa Half Moon Bay. Madami. Maraming mga area na ano. And then plano din namin mag-camino. Right. Oh, maganda rin yun. Kasi lakad naman yun. Lakad. Ilang araw yun. Every 6 years. Depende kung ano yung Sunday na matatapat sa PEDSA na to would be considered the holy year. Right. So the next one would be, I think, 2025. Mm. So matagal. Kasi the last one was 2021. But every year, you can do that. Pipili ka lang kung saan yung
starting point na kung mag-exit. Ano pang sports ang pinapasok mo? Parang lahat pinatos mo. Oo, na. Oo, nag-polo din tayo. Polo? Oo. Delikado? Oo, sobrang delikado. Yung polo naman, dahil marami tayo naging kaibigan ng mga polero at saka mga equestrian, humahanga rin ako dun sa ating mga kababayan na talagang pagdating dyan sa larangan na yan, hindi matatawaran ng galing. Talaga? Pero kinakaya mo? Oo, hanggang sa umabot sa punto na ako na mismo nagpapa-tournament. Ako yung ang tawag sa amin doon na parang magpa-copa ka naman. Ibig sabihin magpa-tournament ka naman. So every year, nag-organize ako ng Kakatu Polo Cup. Mm. Yung Kakatu Polo Cup is designed para makalikom ng pondo para pag-aralin yung mga yung sa Hero Foundation. Kasi ang polo mayroong history na connected sa military. So doon ko na naalala, teka, ba't di tayo tumulong sa AFP, di ba? Sila yung nakikipaglaban lagi para magkaroon tayo ng kapayapaan. So sabi ko, paano nga ba? Nalaman ko may Hero Foundation pala through their CRS. So yun, fundraising. So yun naman yun sa polo. And then now, nagpa-fundraising din tayo through golf. May golf din. Ang dami, lahat lang ng pinapasok. Kailangan mayroong relevance. Wrestling. Hindi pa kami nakakaakyat ng barko. Dapat ilibot ka namin. Dapat lang. Oo. Ikaw ang tour guide namin sa loob ng barko ng Coast Guard. Yan. Maraming matutuwa. At kung anong nangyayari sa loob ng mga kwartong yon, wow. Yeah. Malalaman natin. Dito lang yan, nasa Corina Interviews lang yan. Kapitan! Hello! Corina, anong ginagawa mo dyan? Kapitan, isakay mo naman ako dyan. Halika! Aakyat ako. Sige, halika! Okay. Wow! Wow! Welcome to my second home. Your second home is... Wow, ang ganda naman ng bahay mo. This is what we call the MRV Teresa Magbanwa. This is like one of the biggest vessel that we have for the Coast Guard. Teresa Magbanwa? Yeah. Why Teresa Magbanwa? Usually kasi, ang lahat ng mga vessel ng ating Coast Guard pinapangalanan sa mga bayani natin ng mga babae. The other one, which is almost the same size as this, is yung Melchora Aquino. And then yung isa naman natin na nauna pa dito, medyo mas complicated and sophisticated yung kanyang capability, yun naman ang Gabriela Silang. Galing! Mm. So tayo nasa Teresa Magbanwa. And look at that sunset. Beautiful. So ito yung dito naglalan yung ating helicopter. Oo nga. Minsan. So this is considered an aircraft carrier. No. What? It's not. Aircraft carrier yung aeroplano. Yes. So this is capable of like for helicopters, rescue, vehicles. So dito sila usually naglalan. And then pag may mga resupply, dito rin lahat dinadala. So let's go. Let's enter the ship. Okay, pasok tayo. Yeah. Multi-role response vessel. Yeah. So it's just like open with accommodations. Yeah. So ito, lahat ng mga gumagalaw dito ng mga personnel, may kanya-kanya silang specialization. So makikita mo, dito, where we usually receive our guests. Right. And then dito, minsan may mga armaments, dito din-display usually before you enter the actual bridge. Correct. So, yeah, minsan may mga nagtitraining dyan kasi you utilize the space. Ay, tsaka merong fashion rack. Ay, ang ganda ng ito, mga damit na bibili. Yeah. Magkano? Kapag medyo may mga instances na kailangan mo pumunta sa engine room and you have to diffuse some fire or, you know, hopefully not. Fire. Ito yung, ano, yeah. So, pwede sa club. Control. With boots. Diba? Yeah, and of course, safety first. We always use all these safety equipments. So, hi Karina, welcome to the bridge. Ooh. This is where we have our paper chart. Normally, dyan natin inaayos the manual version. So, pag nag-navigate, nandiyan yung ating mapa. Meron din tayong digital version nito. Oh, dito yung mga kung saan pupunta. Yan, oo. So, and then, digital version. Correct. So, wow! And then, dito yung kapitan. Oo. No, ito yung ano, dito. Designated for the kapitan. Ah, ito, captain. Kung sino yung CEO, hindi siya pwedeng upuan ng iba.
Walang ibang pwedeng umupo niyan kundi yung designated officer. Ito yung pag-control ng speed. Ito yung lahat. Yung port side and starboard side. Starboard yung sa bandang kanan, yung port yung sa dito sa kabilang side naman. So, yun. And then, this is naman the... parang ito yung parang steering wheel mo. So, you can navigate using this and giving the command. May designated officer dyan. Pag sinabi mo na yung kung anong speed ang kailangan, siya mag-a-adjust. Tapos ito yung tipong, yeah. Attack, 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 attack. Diba? Mr. President, we have a problem. Ganun ba yun? Ito, may designated phone siya for universal, all the station can receive. Ito naman, mayroon lang siya for the, let's say, the engine room. Doon lang siya pwede tawagan. Okay. Yeah. So, para sa pelikula. Yeah. Di ba? Pwedeng pag-shootingan. Yeah. Very nice. Oo. So, itong buhay mo sa loob ng barko, nasubukan mo na? Nakapag-train din ako dito. Nakakasama rin ako minsan pag may mga deployment. O, may mga resupply mission. Minsan may bibisitahin ko yung mga island, you know, for exploration, research, and that's bihira naman na sana huwag maulit na may mga rescue operation. Yeah. So, nakapag-sumama ka na sa rescue? Before, may mga nasama na. Really? Talaga? Anong pinakamahirap na part sa training ninyo bilang Coast Guard? Lahat naman yan, walang madali. Ang pinaka-importante kasi is mo yung disiplina. Kasi sa dami ng mga moving parts, you know, marami kang mga makakasalamuhang tao, mga ibang personnel, may kanya-kanya silang specialization. Dapat nagkakaintindihan kayo. So in a matter of, you know, command, kailangan maliwanag, hindi yung merong miscommunication. Just to avoid any possible na scenario na magkakaroon ng problema. Wow! Yeah. Biro mo, talaga namang napasuot natin yung costume, talaga ng totoong uniforme, ha? Ay, this is my favorite part. Kasi feeling ko Titanic. Anong tawag sa lugar na ito? So, nasa deck na tayo, dun sa banda, dun sa harap, yung bow. Ah, the bow? Yeah, ah, so, dun pala yung Titanic moment. Okay, so ito yung deck. Wow, dito, tanaw mo talaga lahat. Di ba? Pag nandun sa taas, yun yung bridge. Lahat ng control center nandun sa taas. Oo. Okay. So you're in command pag ikaw yung nasa bridge, right? So ngayon, Diet, na biro mo, nakilala ka namin. Ayan, Hunk, artista, leading man. Biglang ito, naka-uniforme ka at tumatanaw ka sa dagat. Nakasakay ka sa barko. Parang full circle. Alright. And at in this part of your life, anong naiisip mo na naka-uniforme ka, nakatingin ka sa dagat, defending country? Marami. It's like a culmination of lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Diba? Parang tubig yan eh. You know, sometimes it can be rough. Minsan, placid. Halos parang walang gumagalaw. Pero lahat yan, importante. Because I think part of my duty in serving our country is really to understand kung ano yung mga kailangan pa natin gawin, improve. Not just para sa ibang tao, but yung sa sarili natin. Ang pinaka-importante kasi, like what our commandant would always say, everything starts from within. So, yun. I'm glad to have the opportunity to share this with you. Wow! So, at kami rin. Biro mo, nag-tour pa tayo at nalaman natin ang napakaraming bagay tungkol kay Dieter Ocampo na hindi ninyo alam dati, I'm sure, kasi ako hindi ko alam. At alam ko lahat. Ito, hindi ko alam. Congratulations, my friend. Thank you. Wow, what a life. What a life. Well lived and more years to come. Salamat. The best is yet to come, di ba? Yes. Thank you so much. And welcome to the Dieter Ocampo Live.